Hi, salamat naman at huminto ang ulan. So makakapagawa na naman ako ng video. So ang video ko for today is about dito sa ating rare shock o yung shock natin sa panglikuran. Sa mga newbie, sa mga baguhan pa lang sa magmumotor, ito para sa inyo to. At baka sakaling makatulong para madagdagan pa yung inyong kaalaman sa inyong motor. So itong ating rare shock is number one na natin pinagtutuunan ng pansin na i-upgrade or i-adjust. So in terms of syempre yung looks, gustong-gusto natin yung mapoporma, yung magaganda. In terms naman ng performance, gusto natin yung syempre yung kalamoy air shock siya, yun malambot at swabing-swabi siyang gamitin. Sa looks, syempre upgrade tayo, magpapalit tayo ng shock. So yan, wala na tayong magagawa dyan kundi magpalit. Sa performance naman is yung comfort is may ibang shock na pwede mag-adjust ng tigas at lambot. So yon. So itong shock natin, itong ating stock na shock dito sa mga motor na single, usually wala siyang adjuster at hindi mo ma-adjust yung kanyang tigas at lambot ng shock. So sa mga nilalagyan ng sidecar ay karamihan merong ng adjuster tulad nito. So kung ikaw ay mag-upgrade at magpapalit nito, gusto mo isa meron kang adjuster na tulad nito, isa yon, mamili ka ng may adjuster na para meron kang choices. Meron kang choices sa patigasin at palambutin. Bukod sa kanyang looks syempre. So balik tayo rito. So ito siya. Napaka simple lang ang principle ng adjuster ng shock tulad nito. Ang principle lang nito is iikot to para tumaas itong stopper ng spring. So pag tumaas itong stopper ng spring, makukompress na yung shock mo. So titigas siya. Kung gusto mo naman siya lumambot, syempre is ibababa mo itong pinaka stopper ng spring at lalambot siya. So yan lang, ganun lang kasimple ang principle. So yung iba di-threaded, di-ikot, ito namang sa atin is meron siyang slot. Ito, may loop. So ito na yung ating actual. So kung paano mag-adjust. So sa pag-adjust, napakasimple. Siyempre, i-center stand mo muna itong iyong motor. Then kung medyo luma na at medyo matigas na siguro yung ganito, pwede kayong gumamit na itong ito, bolt loose. Spray nyo siya. Ayan, ganun, para lumambot siya at madaling galawin, adjustin. So naka-center stand na at naka-ano na siya. Yung iba ginagamit, kinakamay lang. Depende kung malakas itong kamay nyo. So pwede rin kayong gumamit itong nito. Ayan, ng channel lock. Kaso nga lang, magagasgas naman itong shock nyo. So ang gagamitin nyo talaga dyan is ito. Ito yung kanyang tools para dito. So napakasimple lang gamitin. Karamihan kasi ng ganito is ng shock na may adjustment is mayroon siyang slot dito. So itong dito siya kinakabit. So diyan. Pakita ko muna sa inyo kung saan siya kinakabit. Ayan, nakita niyo ba? So ayan. Ayan oh, slot. Saka siya gaganunin para maiikot nyo. So ayan. So yan, ikot natin. Ang gusto natin sa kanya, matigas siya eh. Gusto natin siyang palambutin. So ang gagawin lang natin, ikot natin siya para bumaba. So lagay mo natin dito sa susunod na position. So yun, pansin nyo, bumaba siya. So ngayon, testingin nyo na siya, gamitin nyo. Kung okay na sa inyo yung ganyang position. Kung hindi pa, ibaba nyo pa ulit. Yun, binaba nyo na. So hanggang sa ito, pinakasagan na to. So wala na siya i-adjust. So kung nalambutan kayo masyado, pwede na ulit natin siyang patigasin, pabaliktad naman yung adjust. Yun, ganun. So yan, ganun lang kasimple. Gamitin nyo na ulit, testingin nyo. Kung okay na sa inyo tong ganitong tigas nya, so okay na yan. So yan, hopefully nakatulong tong ating video kung paano mag-adjust ng tigas at lambot itong shock na ganito. So ang ating next video is gagawa naman tayo ng special tools para pang decompress nitong spring at ma-disassemble natin siya
para malinis or mapinturahan, kung ano man yung pwede natin sa kanyang magawa. So hanggang dito na yung aking video. Maraming maraming sa inyo. Salamat sa inyo. Paalam, paalam sa inyo.